Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagpaliban ng National Task Force Against COVID-19 ang vaccination drive sa ilang mga lugar dahil sa banta ng paparating na bagyo. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na iurong na lamang sa December 20 hanggang 22 ang nakaschedule na bayanihan bakunahan sa December 15 hanggang December 17. Apektado ng postponement ang Visayas, Mindanao, Mimaropa at Bicol Region na inaasahang maapektuhan ng bagyong may international name na Rai. Tuloy naman ang nakaschedule na vaccination drive sa Northern Luzon, Central Luzon at Calabar Zone. Ang bagyong Rai o bagyong Odette ay inaasahang papasok sa Pilipinas Martes ng gabi. Sa pinakahuling pagtaya ng pag-asa, namataan ang bagyo na nasa 1,380 kilometers ng silangang Mindanao, taglay ang lakas ng hangin na aabot ng 85 kilometers per hour at pagbugsong 105 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahan naman itong magla-landfall sa Caraga at Eastern Visayas. Bumuo na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng task force para imbestigahan ang unauthorized money transfer na kinasasangkutan ng dalawang bangko. Sa isang panayam, sinabi ni Bangko Sentral Technology Risk and Supervision Department Director Mel Plabasan na ang investigating team ay binubuo ng kanilang cybersecurity and anti-money laundering specialists at legal officers. Aalamin ng task force kung sino ang nasa likod ng pangalan na Mike Nagoyo na nasa likod ng cybercrime. Ilang bank depositors ng Banco de Oro ang nabiktima ng fraudulent transactions kung saan nailipat ang kanilang pera sa Union Bank accounts para gamitin sa pagbili ng Bitcoin mula sa cryptocurrency market na kadalasang ginagamit sa online games. Tiniyak ng Bangko Sentral na pananagutin nila ang tao o mga taong nasa likod ng Mike Nagoyo account. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng isang pulis na sangkot sa pagsagasa sa ilang mga tao at sasakyan na ikinasawi ng dalawang tao at pagkasugat ng limang iba pa sa Tagbilaran City, Bohol. Kinilala ang pulis na si Patrolman Ruben Digawan Ayuban, 31 years old at residente ng bayan ng Sierra Bulyones na nakadetine na ngayon sa Tagbilaran City Police Station. Ayon sa ulat, minamaneho ni Salibo ang isang Hyundai Ion na may plate number na AAZ7153 nang bungguin nito ang dalawang babae sa CPG North Avenue malapit sa isang gasoline station. Kapwa dead on arrival sa ospital ang dalawang babae. Agad naman itong tumakas at pinaharurot ang sasakyan sa kabumanga sa isang motorsiklo at tricycle. Kasong reckless imprudence resulting in double homicide, physical injuries, and damage to properties ang kinakaharap ng police. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.